morning. So today is a Sunday, and I've decided to share with you how I clean our cars. It's one thing na sobrang happy kong ginagawa. Parang for me, it's my workout. Ito yung kotse na lilinisin ko today kasi sinigil ko magamit ito matapos. Saan tumid niya? So, ito yung loob. So, first thing I did, tinanggal ko yung mga matting. So, ayan na sila. Next, since wala akong dalang vacuum dito, pinagparang ko lang siya. So, ito yung mga products na gagamitin ko. Ito, Armor Oil. So, para yun sa dashboard, sa gilid-gilid, yung mga plastics. Tapos, para sa leather. And ito, para rin sa dashboard. So, after nun, meron din akong acid remover at matte finish. Ito, kakabili ko lang ito. So, may matte finish ako kasi maraming black na plastics yung exterior ng sasakyan. Tapos, tagtanggal din ako ng acid sa windshield, sa mga salamin. Ito, tire black. Gamit ko na. So far, okay naman sila. Ito, Sonax. Super love ko itong brand na to. Kami ni Nikki before, meron kaming car wash. Ginagamit namin for the car wash ay Sonax. Super okay ito. Yan! Alam mo, may nagustuhan ako YouTuber. Yung nagdi-detail ng kotse. Sobrang addict na anti ko sa panoodin tuwing gabi. O point na naghahanap ako nung vacuum nila. Para sa yung rainbow na brand ng vacuum. Yung magva-vacuum siya tapos may tubig na kasama. Ang galing. Sobrang aliw na aliw. So, itong Armor All Original Protectant. Pinapahid siya sa plastics ng sasakyan. Tapos parang may shine din siya pagkatapos. 99.75. Pero nung natuto kong mag-shopee at saka Lazada, meron din sila nito. At mas madali pa po. May minsan mas mura pa. Si Nikki, tinuturuan ako nung ano, pagbibili ka sa shop. Sa isang shop lang, para yung shipping fees. Kwento ko lang yung car wash namin before ni Nikki. Dati kasi, nung dating kami, instead of giving gifts nung monthly, anniversary, Christmas, birthday, sabi ko mag-ipon kami. Tapos nakaipon kami ng mga 70,000. Nagtayo kami ng car wash. Lahat na nakakausap namin na magka-car wash, laging nagba-back out last minute. So for 2 weeks, kami lang yung nagka-car wash ni Nikki. Tapos nakakatawa kasi yung mga tao parang hindi kami binibigyan ng tip. Nihiya sila. Tapos ang tagil na yung mag-car wash. Parang OC namin pareha. Tapos tumagal yung car wash namin for 1 year plus din. Kasi lagi kami nananakawa ng tao. Tsaka hindi na rin natutukan kasi naging super busy. Actually, nung mag-offer na nga kami ng detailing, yun na yung time na bigla na lang kami nag-decide na wag na kasi nga, yun nga, nanaman namin na yung mga tao namin, nagnanakaw, yun lahat. Pero yun, dinadaya nila yung in and out. Pero sobrang worth it. Hindi siya naging madali kasi ang hirap mag-commute, tapos may tindahan ka pa. Lagi pa nasisira yung hose. Laging nasisira yung compressor. So, ang hirap. Lagi kami nagpapagawa ni Nikki. Minsan nga, nasi-feel namin worth it pa ba. Pero doon kami kumukuha ng pan-date, pang-sine, pang-kain sa labas. Masaya. It was a fun experience. And because of that, natuto kami makisama sa tao. Saka doon galing si Dennis. Si Dennis, nag-start siya sa amin sa car wash. Tapos umuwi siya. Kasi nagkasakit siya eh. Nawala siya nung matagal. Eh, since wala na kaming business before, hindi na namin siya kailangan. Tapos may helper na rin naman kami sa bahay. Pero nung umalis yung helper namin, nag-decide kami umanap ulit. Kasi nga yung mga aso walang mag-aalaga. So, ayun, bumalik si Dennis. The history of Dennis. Ngayon talaga yun. As in, yun lang yung story. Kung ano, bakit marami kami yung pang car wash. Actually, naubos ko na nga yung tira ng car wash. Yung isang taon kalahati ko rin inubos yung shampoo. Tapos may isang galong tire black ata. Pero ayaw ko kasi gumagamit yung tire black na silver. Para mas gusto ko yung lotion lang. Kasi yung silver daw, dumudulas after a while. Actually, magandang business ang car wash. Kahit maganda lang yung pwesto nyo. Kasi cash yun eh. Maliit ang kita. Pero kung maya naman, parang everyday may panggastos ka. Sobrang okay. Hanggang ngayon, pag nagde-design ako ng bahay, gusto ko talaga may area na meron akong pang car wash. So, tapos na ako mag-apply ng leather care. Next is to set up yung pressure washer. Okay, kailangan ko sarado ito na. Ito tayo sa loob. So, ito yung gamit ko. It's Bosch. Takil na ito sa amin. Tapos, ito, binili ko ito bago lang. Kasi yung kasama nun sa pressure washer, yung mga habang gun, eh, ang hirap. So, ito na lang. Sa Shopee ko lang din ito binili. Ang 1.5. Set up na ako. And then, start na tayo mag-car wash. We'll be right back.
So, tapos ko na i-pressure washer. Importanteng i-pressure washer yung sasakyan kasi para matanggal yung mga maliliit na particles na hindi kayang tanggalin kapag binuhusan mo lang yung sasakyan. Kasi kapag sumama yung maliliit na yun, yun yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng swirl marks. Natutunan ko yun nung nagpunta sa amin yung Sonax para turuan kami kung paano yung proper car wash. Tapos, it's always best to use a car shampoo. Huwag yung Joy, huwag yung Tide. This one, binili ko ito sa SRN para 500 pesos. Na ako magtuyo nung sasakyan. Next is magbabuff naman ako para matanggal yung mga libag-libag. So I'm using Sonax Profile Line HP0106. Ibig sabihin yung 0106. 1 yung cut, 6 yung gloss. Whoa! Quiet! So, ewan ko kung nakikita niyo yung difference. Tapos na ako sa pinto na to. Ito, hindi pa. Parang 15 minutes ako isa lang pinto. Grabe yung tagal. Ito yan. Tanggal-tanggal na yung mga libag-libag. So, kapag hinawakan mo siya, mas makinis to compared to dito. Hindi ko natanggal yung mga aspa-aspalto na nakadikit. Kasi, kailangan yung parang clay na Sonax yung gamitin. Eh, hindi naman ako nakabili nun. So, after mong gamitin yung Sonax, ginaganito ko siya para matanggal yung mga na nigas na parang wax. Tapos, after nun, na-applyan ko na siya yung speed wax. Umiiyak si Snoop kasi ayaw niya nang mag-isa. Ayun siya, oh. Snoop! Babe! Nagamit ko na yun. And then, apply na tayo ng speed wax. Tatlong spray lang per door, pwede na. Unas na siya ng malinis na tuwal. Ibang kinta. Kasi ito, oh. Oh, kita niyo naman siguro yung difference, di ba? Ayan. Vlogging while, ano? Hirap pala. Ayan, done. So, ngayon kita nung in person. Ewan ko kung nakikita nyo. Ito siya. Ito yung tapos na. Ito yung... So, hindi nyo, may mga ganyan pa. So, sana matanggal yung mga libag-libag. Ang layo! So, tingnan natin kung matatanggal natin ito. Kasi ayun, kahit anong punas, nagpa-buff na rin ako before sa car wash. So, hindi nila natanggal yan. Yung dito nabawasan na yung konti ko. Nawala na yung light scratches. Except doon ko matanggal ito. Ito yung natapos ko na. So, ang layo. So, yung super. Ayan na. Ayan, half-half na yan ah. 9:30 na, dalawang pinto pa lang nagagawa ko. Ito na yung next. Abi, hindi pala ito biro. Nakakapagod. Kaya pala mahal yung detailing. Guys, huwag kayong magre-reklamo kung 3,000, 5,000 yung detailing. Napakahirap. Nakakangalay. Nakukomportable pa ako sa may electric fan pa ako. Paano pa yung iba? Siyempre, negosyo yun. Kailangan mabilis. 11:30 na in the morning. 40% pa lang nung sasakyan yung nagagawa ko. Agad na akong gutom pa ako. So, inaantay ko lang matapos maluto. Tapos, pahinga lang din ako. Hindi ako makapagugas ng kamay kasi natakot ako mapasma. Kasi mainit yung drill na ginagamit ko. So, parang nag-plan siya. Parang nag-start ako 7 AM, 7, 8, 9, 10, 11, 4 hours na. Yung lang ako, 40% pa lang ako nung ginagawa ko. Pag natapos ko pa yon, magtatanggal pa ako ng acid sa glass. Tapos yung drill, ilagay pa ako ng protectant para dun sa mga itik matte finish. And then, tar black, tapos punas, tapos tapos na. So, balik na ulit tayo. Grabe yung difference. Tingnan nyo, ito yung na-buff na. Since super dumi talaga, oh. Hindi siya natatanggal. Oh. Ayaw, oh. So, ito yung gamit ng Sonax. Ano pa lang yan, na one layer lang to. Actually, pang finishing na nga to, eh. Ito HP0106. Meron yan, tatlong cuts. Yung mga pang detailing talaga. Pero ito na lang kasi wala naman ako nung iba. Yan,
Ubusin ka na ito. So, natapos ko lang mga detail. Grabe, 4 PM na. Ilang oras na ako. Yun lang yung ginawa ko. After ko mag-detail, gamit yung Sonax, binalawang ko ulit siya. Kasi nakapit yung wax. So, kailangan ko siyang masain para matanggal. Kasi ngayon, tinutuyo ko siya after this, kung may oras pa, mag-water marks remover ako. Nagamitin ko tong Guapo from Lazada. Mamaya, papalagay ko yung mga ginamit ko na products tsaka kung saan ko sila nabili tsaka kung magkano para date ko kayo. So far, yung Sonax, sobrang okay sa. As in, talagang natanggal yung mga parang libag. Tapos, ito, yung binili ko rin sa Shopee, sobrang okay din. As in, sobrang reliable. Nakakatuwa nga kasi may ganito rin. Yung mga gilid-gilid sa hood, ito yung ginamit ko para matanggal kasi hindi umaabot yun. So yun, acid remover naman. Na-try ko na tong Guapo Acid Remover. Hindi siya ganun kaganda. Ang effort para makatanggal, meron akong expectations sa acid remover. Kasi may binili ako last time sa Blade. Sandali ko lang i-ganun. Nakikita ko na yung natatanggal talaga yung acid. Ito hindi yung ganun masyado. So, this one I don't recommend na kayo bibili. Pero mura lang naman ito eh. Parang 100 plus. Ha! Itatry ko naman itong Matte Finish Protectant. Guapo din. Nakalimutan ako mag-video tapos inaasar ako ni Mickey ngayon kasi 2 days na ako kinukulit nung editor tsaka ni Mickey na gawin yung outro video. Hindi ko pa ginagawa kasi nga harap lang humilata tsaka nanood ako ng Kingdom Season 2. Tinapos ko lang. So ayun, nakalimutan ko yung bigyan ng ending yung video. So for now, ipapakita ko sa inyo yung mga products na ginamit ko ulit tapos explain ko ano yung una kong ginamit. Una, car shampoo. So this one is from SNR, $4.99. It's good to use a nice microfiber towel. Iba-iba sana kung pwede. This one yung sa Blade, ₱99. Tatlong kulay yon. After ko mag-car shampoo, ang ginamit ko is yung pang loob. So ito, Armor All, Blade. Nabibiliin sa Blade. Meron din yung sa Shopee, sa Lazada. Or ito, this one. May amoy na polisher. After nito, pag nag-car wash ka, vacuum, punas nito, leather cleaner. Ayan. And then, after nun, nung nag-wax ako, ang una kong ginamit was this one, yung Sonax. Pero ang partner nito, yung kailangan yung gamitin is itong buffing pads. The buffing pads, ₱189. Ilagay namin dun sa description box below. Ito, 12 sets to eh. Kasama na itong kinakabit. Ito, high speed wax after. So, $7.99. Acid remover. Ito, hindi ko sinasuggest na gamitin. Nabili ko lang din ito sa Shopee. Matte finish protectant. Okay yan. And then, ito, tire black. So yan, sinishare ko lang sa inyo kung ano yung mga products na ginagamit ko. And nung nilinis ko yung Ranger. Also, yung pressure washer, nabili ko yan sa True Value for $3.499. Then, so, please like, share, and subscribe kung anong mga gusto nyo pang makita. Kasi, mga naiisip ko na vlog is, number one, i-share ko sa inyo yung renovation ng bedroom. And then, also, a lot has wondered kung paano ginagamit si Alexa, kung paano siya install. So, pinag-iisipan namin gawa ng video yon. Kung paano magkaroon ng smart bedroom. Kasi yung ni-renovate namin yung bedroom, we made sure na magiging smart siya. Pero we are still waiting for some accessories para makontrol namin siya through voice command. Feeling ko marami-raming vlog to dahil today is March 14. Tomorrow ata yung start ng lockdown, Sunday. So, sa 30 days na yan, marami-rami tayong magagawa. So, pa baka i-share ko na rin yung mga saving tips ko. So, maraming-maraming salamat. Pwede na rin ako. Hindi ko na rin kung paano gagawin tong outro na to. Thanks! Bye!